Itong sa Kongreso si Ed Salagman. You know, he talks and many things na parabang ito daw nangyayari. You know what? Si Ed Salagman is talking about, you know, mental conditioning. Something to do with that. Something to do with mental conditioning, ito mga nangyayari. So, alam mo ho, sinasabi, ito raw yung Red October na to, itong plot na to, itong sinasabi ng gobyerno, base doon sa intel na nanggagaling sa mga intel community and various groups na sinasabing nagkaroon ng parang ugnayan o conspiracy na talagang pababagsakin itong si Duterte. E talagang calibrated attempt daw ho to na itong si Duterte para mapanatili sa kanyang pwesto at nagbibigay ng dahilan para nang ganun tumibay, hindi ba? Ganun para man sa ganun matanggap ng publiko dahil nakikita nila yung magtaas ng acceptance rating ng pangulong Duterte, kaya ginigibaho nila. Wala ho silang mapresenta bagkus bawat angulo. Alam niyo ho, kunting utot na lang eh, kung utot mabahot isus diretso sa Malacanang. Pag medyo bagyo, kasalanan siguro ng Malacanang. Huwag lang ho sana, knock on wood. Baka naman pag malaking the big lindol tulad sa Malaysia, kasalanan dito Duterte. You know, these are the fanning people. They will blame everything. Are you guys bunch of losers? Blame game? Yung pinanggaling, magaling magsisi, madaling magturo, but doesn't want to look at themselves. Who's talking? What have you got? Instead of mag-aambag kayo ng magandang plataforma na makakatulong para ito ho'y magkaroon ng paghanga at tiwala na mabuo ang tao doon sa inyong sinasabing may ambag or ito naman alternative solution as part and parcel na pagaganda yung bansa natin. That's what you need to do. Ang problema ng opposition, hindi ho sa titigil sa kakabira, bira ng bira. Sabi ko nga, pag may utot sa palasyo, eto na, malaking storya. Pag mabaho siguro, amoy utot yung Pasig River dyan, sasabihin siguro, kaya ganyan ang isip ni President Duterte dahil mabahong utot yung Pasig River, kaya naalalanghap niya, pumapasok sa utak. As simple as that, gagawin ho nila yung storya. Kaya sinasabi ho rito nila, ito raw yung mga all conspiracy claims to oust President Duterte, calibrated move daw to. Ng palasyo para mapanatili itong taong mataas ang acceptance ratings. Kaya pagtaas ng acceptance ratings, parang sinasabi, ayan na, nagkatotoo na, kaya na-accept na siya kasi successful ang sinasabing, ito naman, yung mga moves para mapanatili, doon sila nababahala. Nagkakaroon kanina ng problema, mga boss, that's not what it is. Ito naman si, bihira ko na ito, bihira ko na natatopic ko. Oy, good morning nga pala. Ilabas mo nga si Gary, yung kaibigan natin sa, you know, the Bitag Zoo in the morning. Gary! Nakikita nyo. Alright, dyan eh. Sabi. Alright, sige, labas ka na muna dyan. Isa lang pinakikita. Kompleto ho tayo ng mga farm animals, every animal representing a particular personality within the world of politics. Sabi ho ni Magdalo Representative Gary Alejano, ito raw mga unvalidated information. Ito, sabi niya, ito raw yung mga mula sa 5 billion pesos na inallocate nilaan para doon sa sinasabing Confidential Intelligence Fund. Tinisilip ho nila. Kinakailangan ho talaga ng ating bansa to have an intelligence fund for all the information to protect the state. You know, for all na talagang to preserve and protect the state. Ngayon, depende. Kung hindi ho kayo naniniwala dun sa sinasabing nakakaupo, talagang hindi kayo approved. Kaya raw yung sinasabing estimated ho na Confidential Intelligence Fund in proposal 2019, tinitira ho nila. Ito ho yung sinasabi, yung 5 billion allocated para dito raw ho sa armed forces, yung intelligence fund daw ho dyan. Okay, 1.777 billion. Kini-question niya ho, alam niyo si Gary nga pala, militar din ho, kasama sa Magdaluhuto eh.
Yes, yung nakikita niyo ho. So, nakikita niyo, align ho sila. Iisa yung timplada, iisang panlasa, iisang kulay, iisang amoy. Anong ibig sabihin? Kontra ng kontra, kontra ng kontra. Wala ka ng iba. They sounded more like a diarrhea in the mouth. Sa umaga. Every day that they open their mouth is like a, you know, diarrhea in the mouth. You know what it is. I'm sorry kung kumakain ho kayong umaga. Mas maganda siguro ho sa opposition natin. They would maglatag ho kayo. Gumawa rin kayo ng inyong mga gabinete dyan. Gumawa rin kayo ng mga inyong mga magagaling dyan. Iambag nyo sa taong bayan. Ipresenta nyo sa media. Hindi yung bira kayo ng bira, bira kayo ng bira. Tira ng tira, kunting pagkakamali, tira. You know, what you can do is, ito ang aming plataforma na makakatulong. Papakita namin sa tao, para kayo mga tao, available yan sa media. This is what we intend to do. Kung kami nakaupo, siguro, tingnan na lang ninyo. Mas maganda ho ganun. No, what we want is ganito, ganyan, ganyan. Kalimutan muna yung sinasabing saltikan, pitikan, gibaan. Sa ngalan ng politika, at the end of the day, alam naman natin ang politika marumi. Pero kung pag-uusapan ang kapakanan na ng taong bayan at ang Estado, iisa na ho tayo dyan. Kung tayo magsisiraan, talagang papasok yung sinasabing mga elementong masama. Maliban na lamang kung kayo nakikipag-ugnayan at ginagamit yung elemento na yun, pabor sa inyo. Ano bang ibig sabihin ng mind conditioning? It depends who's talking. What is mind conditioning? Sa halaga ni, mind conditioning is possibly, ito, mind conditioning can be good and bad. Mind conditioning, if your intention is to be, to come up with something, your motive is for, sabihin natin, abuse of authority, come up with a strongman rule, come up na ganito, come up ng dictatorship, that's, kung mind conditioning is pananaw ninyo sa ginagawa, ibang usapan. But mind conditioning also, sometimes we need to condition our mind. Yung mga bagay na what we intend to have good for the good of the country. Paano ganun? Eh mayroon ho talaga ang mind conditioning, laging it's okay to condition your mind on some positive things and the good things. Eh paano kung positibo at magaganda, negatibo pagdating sa inyo? O saan tayo what's the bottom line? What's the point of reference para magkatagbo ang oposisyon at administrasyon at mag-usap or maglatag kayo para nang sa ganun hindi kayo napupukulan sa programang ito? This is Bitag Live.